Good morning, mga langga! It's Thursday! Here we are again! Dilim. Buksan natin yung ating mga ilaw. Thursday na po! Thursday na po! Buksan natin ang ating electric fan. Yan. So, ako pa lang nandito. Oops! Good morning! Ayan. Buksan natin yung ating mga cortina para makapasok yung hangin. So, kakain tayo. Meron tayong palabok. Pansit palabok. At naiwan ko ang aking coffee sa bahay. Kaya, magso-soft drinks na lang tayo. Okay, so habang kumakain tayo ng ating palabok, mga langga, isi-share ko po sa inyo ang mga disadvantage kapag ikaw ay single parent. So based on my experience. So mayroon po akong anak, 22 years old, 17 years old, at 16 years old. So unang disadvantage po ay ang pagkakaroon or kakulangan po ng pera. Siyempre iba yung dalawa kayong kumikita at dalawa kayong nagsishare ng mga expenses. Pag single parent ka, wala kang ibang aasahan kundi sarili mo na lang talagang kita. So pangalawa po, dahil kailangan mong kumita para matustusan lahat ng pangangailangan ng pamilya, kailangan mong mag-work overload, mag-multitasking. So kailangan mong kumita, mag-isip ng ibang paraan para madagdagan yung kita mo. At dahil busy ka na, pangatlong disadvantage, magkakaroon ka na po ng less quality time para sa mga anak mo. Kung saan hindi maganda dahil nakaka-apekto siya both you and your children. Dahil dito, nagkakaroon ng bad or negative feelings. They will get upset and they may even blame you for their problems. With this, you may have trouble in disciplining your children. While you are adjusting to being a single parent, your children are also adjusting to the change. At kahit anong pilit mo na iparamdam sa kanila na mahalaga sila, na kahit anong man ang nangyari, mahal mo sila, still, they may feel neglected or unloved at times. Minsan, parang ito yung sinisisi nila sa nangyayari. Next is behavioral problem. So, mapapansin mo na less motivated sila. Overall performance at school can be affected. Yan po yung nangyayari sa isa kong anak. Before, nasa top 5 siya ng klase nila. Consistent honor students from elementary grade hanggang high school. Pero after what happened, she got line of 7 grades. At kahit anong sasabihin ko, parang hindi niya na naririnig. Kahit anong paliwanag ko sa kanya, anong advice ko sa kanya, it doesn't matter at all. At dito na pumapasok yung unhealthy relationship. So mararamdaman mo yung paglayo ng loob nila sa'yo. Mag-iiba yung pakikitungo nila, hindi lamang sa'yo, kundi pati na rin sa ibang tao.